mga okasyon, mga okasyong itinakda ang petsa. At sa bawat okasyon, pumapaloob ang mga pangarap. Pangarap na pinapalooban ng kanya-kanyang kwento. Si Nanay Lena, nabalo nung ako'y 2 taong gulang pa lamang. May isang misyon, ang pangarap na masilayan ako sa petsa na pagtatapos ko ng pag-aaral. Sa murang gulang ay tinanim niya sa aking pag-iisip ang pag-aaral ng mabuti. Para sa kanya, ang makatapos na pag-aaral ang maghatid sa akin sa tamang landas. Pagpapalitaw ang naging pambuhay sa akin ng nanay. Namanan niya ito sa kanyang ina. Simbilis ng paglipas ng panahon ang pagulman niya sa akin, kasabay ng mga palitaw sa paglubog at paglitaw ng araw. Di alintana ang init ng araw. Si nanay patuloy sa kanyang misyon. Handang maglako ng kahit gaano karaming palitaw, dumating lang ang araw na pinakaaasang. Ngunit di naglaon, kinailangan ni nanay magdagdag ng ibang mapagkakakitaan. Nariyan ang pasukin ni inay ang kung ano-anong trabaho para mas kumita para mapag-abot ang mga araw. Patuloy sa kanyang pangarap ang nanay, patuloy sa paglalako ng mga bagay na alam niyang gawin, basta marangan hanggat kaya niya. Pero minsan, sadyang madamot ang panahon. Lumipas ang buong araw, pilit hindi iniinda ang nararamdaman, patuloy sa kanyang pagiging ina, patuloy sa kanyang pangako, patuloy sa kanyang misyon. Totoo nga sigurong kasabihan, masilayan mo lang ang iyong anak, baliwala ang kahit anong nararamdaman. Patid ko ang hirap ng nanay. Magmula noon, isang pangako ang sinuklian ng isang pangako. Pinangako ko kay inay na lalong maging mahusay sa pag-aaral. Nagkasakit si nanay, pero hindi siya sumuko. Lumaban siya para sa kanyang misyon. Pero gaya ng madalas niyang sabihin, mabait ang Diyos. Pinagaling niya si nanay. Pero sadyang mapaglaro ang tadhana. Madaling araw, 15 ng Disyembre, matagpuan ang labi ng nanay. Kaarawan ko sana noon. Magpapasko. Sinlamig ng simoy ang pakiramdam na wala ang nanay. Pero nawala man si nanay, mainiwanan siyang plano sa akin. Pamana na magtataguyod sa aking kinabukasan. Wala nang nanay sa araw na pinakamimiti niya.
isang okasyon na nagmula sa isang pangarap. Pangarap na winakasan ng isang petsang hindi ko malilimutan at hindi kayang itakda ni numan.